guys, nandito na naman tayo para sa another session ng copy. Ito ko sama ang subject. Preparation na namin para sa copying ng 2PM. Magugulat din kayo kasi iba't iba ring origin, iba't iba ring country yung mga pinanggagalingan. Hindi lang isang origin siya. So, my name is Rickson, by the way. Rickson Gagala. I'm the owner of the coffee shop. And our head barista, Mr. Jeff. And then our barista, Ariel. So, si Mr. Jeff, this year nag-champion siya sa isang barista. Nag-champion yung kanyang recipe. Nasa bar yung recipe na pwede yung pinag-apwede. Kakaiba. Kaiba rin. So yun lang. I'm Jeff Jefferson. One of the stout barista. So bakit natin ginagawa yung public copying para sa mga baguhan, sa mga idea niya sa mga public? Public copying is ito talaga is ginagawa ng mga cube grader, which is yung mga nag-score ng mga coffee beans natin, kung gaano kataas yung kanyang consistency in terms of flavor, sweetness, acidity wise. So isa ito sa ginagawa ng mga cube grader natin na pupunta sa mga park. Sa mga future owner, pwede natin gawin ito para mas makakita natin kung kanina mas preference natin sa mga pwede natin gamitin siya sa gamitin natin siya. Meron kami ditong 15 origin, 15 cups with 2 espresso and then 13 filtered coffee natin. Ang ginagawa namin ngayon is blind cupping. So medyo interesting, tayo yung hula ng every origin. Medyo sa likod natin yung choices ng amin natin. So para hindi pa kung ginagawa nyo is ilalagyan nyo yung mismong description ng kape kung ano ito. Sa amin naman is iba. So medyo interesting lang para ang highlights kasi dyan is para ano yung palette natin. Ma-aware kung anong origin to. Meron ka kasi yung iba't ibang essence na or pwede natin matandaan bawat origin. Gagawin natin dalawang batch ating kape. So first batch muna tayo dito. Meron tayo yan yung hawak natin papel. Pwede tayo maglagay niyan dyan kung ano yung pwede natin makamoy sa coffee. May yung aroma, meron mo dyan fragrance, acidity, and then flavor. So sa aroma po, dito mo po tayo sa aroma. So, hanggang ano tayo sa dito. Pwede po natin ilagay dyan kung gaano ka-intense yung aroma sa inyo. Or kung may namoy po kayong flavor, sa aroma po natin. 7. Yung sa aroma. Sa second batch naman natin, sa
mabilis tayo kasi sa 4 minutes, within 4 minutes, kailangan natin i-break the glass. And then sa 4 minutes po, matapos tayo pagkain. Possible na rin namin natin ngayon, possible na magbago, or may spill, ganun pa rin po. So isa yun sa mga ginagawa ng Pink Radio, natin kung bakit tayo meron ganyan. Consistency, the more na mas mataas yung score ng coffee beans natin sa ganito, sa cupping is the more na mas mahal. Highlights. Damo na lang, lumalamig yung coffee natin. Nag-iibay yung flavor, acidity, sweetness ng coffee natin. Depende sa stage kung paano. Pero kasi sa sweet, saka lang pumuputok si flavor ng coffee natin pagdating ng warm. Sa pagdating ng cold, nag-iiba pa rin. Pero sa pagdating sa mainit, hindi pa ganun kaputok. Meron lang tayo rasa, pero wala pa. Pagdating ng warm, dun na. Kaya yung kung mapapansin natin sa mga competition, makikita natin yung finisher nila. So, hinihit nila yung warm stage ng coffee nila sa kaya sa titigil. Possible po mag-iba. Mababawasan. Oil ng coffee. So medyo strong po yan. Pero kung gusto chill lang, nagit na po tayo upo. Mabuhusay. Mabuhusay din yan. Mabuhusay. Nagit tayong higok. Natutuwa. Wow. Parang paligrit ako yan. Pero wala akong naitindihan na lahat. So dyan, kasi may nilagay po kaming espresso like na sinabi ko kanina. Makikita natin dyan yung difference ng filter espresso. Yung kanyang body, saka yung flavor. Pag filter kasi more on fruity side. While sa espresso naman natin is, makapansin natin is more on nutty or earthy flavor. Mga lower ground, mga ganyan. Tsaka yan, number one is body talaga. Pagkakaroon ng mga sa mga para sa mga Thank you.
sa isang or sa isang like niya, ito po, 7 cups siya. Sa 7 cups na yan, dapat lahat yung consistent. Flavor, acidity, body, and then sweetness. Sinabi ko kanina, pagdating ng warm and then cold, dapat ganun pa rin siya ka-intact yung flavor. Even acidity, sweetness. Throughout the stages. Yes po. Ayun yung iniskuran ng Q-grader natin. Kaya kung mapapansin natin sa mga ibang shop is sobrang mahal talaga ng mga coffee nila. Because of the beans. Because of the beans po talaga. Pero syempre, last touch lagi natin, kahit sobrang galing ng partner natin, sobrang galing ng roaster natin, last touch natin lagi si barista. Kung hindi masyadong knowledgeable si barista, isipin niya lang is masarap naman to. Tapos, binuro niya, sublime. Sayang. Sayang pagod ni farmer, sayang yung pagod ni roaster. Kahit sobrang mahal pa ng beans natin. Pagod niya po ako kung consistent pa niya. You say espresso and filter. Sa roasting pa lang na process. Doon siya, parang iba yung preset nila. Yes, so pag espresso, ito yung set ko. Pag filter, ito yung set ko. Yes. Meron silang highlights. Kasi ang espresso roast is for talaga sa lang natin. Mga milk base, and then sa mga latte, flat white. Si filter naman is, yes, pang black coffee talaga. Kasi kung gagamitin natin si filter coffee for espresso roast, sayang. Hindi kaagad natin ganun makukuha yung pinaka full potential flavor ni coffee na filter natin. Kaya medyo nakapanginap. Kaya naman pero sayang. Sobrang daming waste na mangyayari. Sobrang dami mong ahabulin. Even body. Pagdating ng body niya kasi dun sa espresso is hindi siya ganun ka bigat. Since filter nga siya. Sobrang din mas. Sige. Ellen, number 5? 4 espresso. Espresso yung 4. Dalito mo, sir? Ano yan? From 2.5 to 1.5 na lang yung price ng beans natin. Dalawa lang yun. Dalawang origin lang yun. Explain mo, nandiyan mamaya. Pwede naman namin i-brew yun para matayin mo yung parin. Ate! Sencha ka ito mo. Thank you.
Oy, sorry. Sour po tayo na meron tayong ano, 4 kinds of coffee, characteristic. Like Arabica, Robusta, Excelsa, Liberica. So yung Liberica po, madalas gamitin yung Liberica natin is sa instant coffee. Like Nescafe, siya nagka-apply rin ng coffee. Mga Liberica coffee, madalas ginagamit yan. Pagdating naman sa mga commercial coffee, kung ano tayo sa commercial coffee, like SB, Figaro, Robusta. Madalas gamitin na Robusta, bakit? Since mahilig silang gumamit ng mga syrup-syrup, ang inaanap lang naman ni customer is yung essence ng coffee or may kick ng coffee. As a customer tayo, kailangan natin may kick ng coffee. Pero pag umorder tayo sa kanila ng black coffee lang mismo, kung papansin natin, tingnan natin yun. Diyan na lang. It depends pa rin kung may iinom natin o hindi. Kasi in terms of flavor, pagdating ng black coffee, pag Robusta ginamit natin, tapos dark roast, possible, ang lasa niya is smoky, carbon, sobrang bitter lang. Unlike sa mga Arabica natin na Arabica kasi, kaya medyo price din yan. There's a thousand of flavor ang nakapalod sa beans natin. Saka sobrang transparent ng coffee beans ng Arabica. Kung ano yung malapit sa kanyang mga fruits or anything like spice, na-adapt niya yung flavor nito. Ganun ka-transparent yung Arabica natin. And then, sobrang sensitive yan. Hindi sila natubo sa mga lower grounds. Sobrang sa malataas lang. Yung may mga perfect humidity, climate change, merong sunlight, merong rainfall, merong hindi ganun ka lamig. So, ganun ka aming Arabica na. Meron namang ibang coffee shop, yes, gumagamit ng Arabica. Pero, may dark roast pa rin. So, sayang yung Arabica na gagawin. So, ilang question? Yes, sir. Diba? So yun ang naman is yung hakayahan sa nag-dark roast, ayun nga sabi ko, para hindi matakpan ni syrup si coffee. Still may intact pa rin. So, sabi nila, yes, may coffee pa rin naman. May kick ng coffee kasi dark roast ka. Pero kung gagamitin mo yung syrup mo tapos naka-arabic ka na medium roast, papansin natin is hindi mag-click yung coffee. Kaya kami, naka-medium roast kami, arabic ka, and then wala kaming syrup. Kahit umorder po tayo ng espresso dyan, pansin niyo yung lasa is, hindi naman sa, kinakalibrate kasi namin yan everyday. We need that para still, yung customer namin, consistency wise, ay nang habol namin. Consistency ng espresso kailangan, masarap pa rin siya i-drink kahit may milk, or long black, or americano, na hindi nila nilalagyan ng sugar. So isa yun sa mga, ano namin, motto namin. Okay po sir, ano kayong question? So, marami ka, generally is higher in terms of altitude. So, compared to other beans, a bit sweeter siya by default. A bit sweeter by default. It depends pa rin. Kasi meron tayong mga Arabica na sobrang tataas ng acidity. Yung kanyang sweetness is less. It depends kasi sa sobrang taas. Meron din siyang effect. The more the higher the Arabica beans na nakatanim is more on juicy, fruity side, sobrang taas ng acidity, floral, and then yung mga spice kasi sa baba yan eh. Kung makakatikim tayo ng India na coffee bean, pag dating sa cupping, syempre alam naman natin ng India more on spice. Isang sip mo palang doon, malalasa mo na kagad yung mga like cardamom, turmeric, ayun kagad yung malalasa natin. So doon tayo nagkakaroon ng idea, ay, India. So may idea tayo, ano ba yung mga madalas nilang tinatanim? Spice. So iyon ang na-adapt ng coffee bean nila, more on spice. Kung papansin si Brazil, papansin natin si Brazil kasi wala pa naman ganun kataas na bundok. Ay, ma'am, sorry. Kaya ang mga Brazil natin, kung mapansin natin, mas common sa mga specialty coffee nila, ginagamit siya for espresso. Bakit? Kasi more on ang highlights ng kanilang lupa is more on nutty, chocolatey, papansin natin yan. Then mga peanut, nuts, ano pa ba mga lumalabas sa kanya na apple, yung mga mababa lang na tumutubo sa natin. Pero syempre, yung pa rin, doon tayong parang talaga si Arabica.
Si robusta kasi eh. Spread ko lang yung sarili ko. Basta na ako na naharawan. Okay lang. Kayo na, kung gusto niyo may something click na parang ikakaiba to. Kahit robusta gano'n, gamit tayo ng ibang origin. Hindi yung same as chocolate natty. Wala eh, parang gano'n pa rin. Nag-robusta na kayo, nag-clear ka na sa mga rami ganyan. Kahit, kung magkaroon kung mag-blend bang kayo ng gano'n, like mga multi site, Ethiopia, Indonesia, ano pa yung Kenya, Kenya na papa-blend nyo. Espresso rolls, huwag mo namin yung filter. Pwede yung gano'n, at least pag hindi may bottle roll, parang may multi site na may pagka, may mga pagka-dark chocolate. May gano'n. Kaya yung iba kasi basta blend lang. Sige, kaya ako na rin yung segue. Naging ano kasi ako na senior roaster, netong itong mga beans na yan. So from Qatar yan, so kami nag-roast niya before nandunta ako. So in-roast ko sa owner na nakakuha ng beans. Sobrang masarap na bato. So may mga satisfied customer naman kami na regular pabalik-balik na. Masaya sila na tikman na yung mga pullover namin. So yun. Kaya medyo may idea, may alam lang din ako. Konting idea lang naman sa pagbe-blend ng coffee. So yun ang advice ko na kung mag-blend kayo ng Arabica din roast, huwag na yung Brazil. Kung kanyang robusta din, may quality side. So yun yung may pagka, at least may ano naman, may konting ganun sa customer. Hindi kasi yung usual lang na, ay, nati pa rin, ay, dark chocolate pa rin. Ganun na. Yung balikan dito, yung last niya pag kumutun na, kumutun Thank you.
umabot hanggang dulo. Merong gano'n ako na pupuntaan sa ano, matitigman sa mga iba't ibang siya. Tapos, syempre, nakaandang kami. Medyo medium fine. Pag sa ano yun ah, sa mga idea ng namin, age na ba? 1 month, 2 months. Nai-stay lang po, yes. Pero, hindi nawawala ng labor yan. Meron pa rin labor yan. Depende na lang kung paano natin papalabasin. Kung paano tayo magdadagdag ng grams. Kung paano tayo mag-adjust sa temperature. Pwede tayo magbaba ng temperature, pwede tayo mag 89, 90, 91. Naka 90 ka na lang, no? 89, 90. Yung iba, stay sa 94. Dagdag lang ng grams. Ang ano naman, tips na lang din. Kung magda 94 tayo, tapos magdadagdag tayo ng grams, okay lang. Pero, possible, mabilis natin masunod si Kobe. Since old na nga yan, nag-i-stay low, old na nga, mabilis mo mag-create ng flavor, mabilis mo malutos yung flavor. Kaya, possible, still ganun, magiging sunog lang siya. Magiging meat body, watery, etc. Yan. Okay yan ha? Kaya mo na kung take po, blueberry. Grapes. Sa inyo po, ano sa
So, ang process po kasi na yan, kung bakit may mga yellow fruit lychee, blueberry, is infused po siya. Infused yung process niya. So, ang daan naman yung process po, nilalagyan na siya ng mga fruits. Kunyari, lychee, yung Colombia lychee, lalagyan na siya ng lychee sa loob. Isasabay na siya sa pagka-anaerobic process. Hanggang mag-count ang lahat, kaya nagkakaroon siya lang. Yung sobrang aromatic ng Colombia. Kaya kung papasin natin yung lychee, sobrang putok ng pagka-lychee niya. Sa yellow fruit, kasi hindi mo yung lychee. Sa yellow fruit, ang ganun din. Kung ano yung mga yellow fruit na pwede mo, ganun din. The anaerobic process is yung sugar content doon is bumababa. Nagkakaroon siya ng winey taste notes. Medyo mataas yung kanyang acidity. So, yun po yung highlight si 72 oil. Depende kasi yung sa iba. Pero yung iba, hindi siya compatible sa fruits na ito. Marami na sayang nakapili. So, yun yung mga science. Kasi lahat pang 356. Ito yung last of maso. Pero pagdating sa brewing, ang tabi niya. Sa brewing, nag-less na siya. Pwede rin yung gawin yung Brazil saka yung Robusta. Ganun yung pag-aluin yung mix blend. Ano ng puto ah? For cupping ng puto. Siyempre mag-iiba po yung pagdating sa calibration. Pagdating sa binuro mo din, mag-iiba din po yun. So, kailan mo nag-a-cup para magkaroon tayo ng idea kung gano'n katas yung sweetness niya, gano'n katas yung acidity niya. At least meron po tayong gano'n.